Hi everyone, welcome po ulit sa online quick tips. Last time, tinuro ko po sa inyo yung about sa mga job posts, kung ano yung mga nakikita doon. Inuulit ko nga po, ang Upwork po ay hindi po siya networking. Ang mga trabaho po dito, pinaka main po ay para kang assistant. Kung ano yung mga pinapagawa sa iyo ng client, yung mga kailangan nila, mga research na hindi na nila maaasikaso, yung mga tungkol sa business nila. Yan. Kaya yung mga skills natin or yung mga service, kung ano yung kaya nating itulong sa kanila, yun po yung sa Upwork. Kaya marami po tayong pwedeng applyan na talagang mag-e-enjoy po tayo kasi yun po yung hilig natin. Kaya katulad po sa nauna kong video, kayo po mismo yung pipili kung ano yung trabaho nyo. So sa ngayon, ang ituturo ko naman po ay paano mag-apply sa Upwork. Para saan din yung connect. Kaya sa ngayon po, magbibigay tayo ng example. Kung hindi nyo pa po napapanood yung naunang video tungkol dito sa under ng tab ng Find Work, mas maganda po na panoorin nyo po yun para may ideya na po kayo. Sa ngayon naman po, dahil nga po sa kunwari, newbie lang po tayo, wala pa po tayong experience, pwede po nating i-try yung about sa social media. Dahil meron pong mga business na naghahanap po ng mga assistant na makakatulong sila sa pagmamarket ng product nila through social media. Kaya para maghanap po ng trabaho dito sa Upwork, isa-search lang po natin yung job na gusto natin. Kaya yung example, social media, meron po dyang mga under nyan. Pwede po tayong pumili dyan or ito lang pong word na to dahil pag mas maigli po yung keyword natin, mas marami po siyang masasearch. Ayan, katulad po nito. Ang lumabas po ay 21,535 jobs. Yan, napakarami po. Pero ipifilter po natin to para mas makita po natin kung ano yung dapat nating applyan. Halimbawa po katulad nito, meron siyang posted one day ago. Ang hahanapin po natin yung mga recent lang na job post para hindi po tayo maunahan ng iba. Kasi dito nga po sa Upwork, maraming trabaho pero marami rin pong kakompetensya or mga nag-a-apply na katulad rin po natin. Ayan. Kaya ipifilter po natin siya. Ayan, may mga nakalagay rito na COVID-19 related jobs. Iche-check nyo lang po kung ano po dyan yung pipiliin nyo. Halimbawa po kung hourly or fixed rate po yung gusto nyo or kahit ano po dyan sa dalawa, any job type. Sa experience naman po, pwede rin pong any experience or kung baguhan lang po tayo, piliin po natin yung entry level para mas may possibility na ma-hire tayo. Ganun din sa client history, pwede rin po natin yung piliin any. Pero nung baguhan po ako, trinay ko rin po yung no hires kasi meron pong mga client din na baguhan lang rin sa Upwork na naghahanap po ng employee dito para makatipid din po sila. Dito naman po sa client info, ang pipiliin po talaga natin yung dapat payment verified. Katulad po sa nauna kong video, kung hindi nyo pa po yung napapanood, pwede nyo pong panoorin. Pag may check po yan, ibig sabihin, legit po siya na nagbabayad. Yan. Katulad po niya ng example na yan. Payment method verified. Direct siya sa bangko nagbabayad. Kaya hindi po tayo mai-scam dito. Yun po yung nagustuhan ko dito sa Upwork. Pwede rin pong pumili tayo ng kung anong location yung client natin, ng kung anong categories. Yan. Ito na po yung mga na-filter natin about sa social media. Marami po pwedeng logo design kung mahilig po kayo sa art.
copywriting. Pero kung gusto nga po natin maging specific, pwede rin po ilalagay natin dito yung social media post na gusto lang po nating trabaho muna dahil first time nga nating mag-a-apply yung alam nating kaya natin. Halimbawa po, ayan, graphic designer for social media posts. Lahat naman po tayo gumagamit ng social media tulad ng Facebook, Instagram. Nagpo-post po tayo doon ng mga image at ine-edit din po natin yun sa ating cellphone. Sa social media post po, ang mare-recommend ko po na tools yung Canva. Sa susunod po na mga video, ituturo ko rin po yun kung paano gumawa ng social media post sa Canva. Pero sa ngayon, ito po yung example natin na gagawin. Ayan po. Ito po yung title ng job post niya. Pinost po niya ito 7 hours ago. Siyempre po, babasahin natin yung description. At binanggit nga po dito, itong project na to, less than 30 hours per week lang siya. So, part-time lang po to. 1 to 3 months at entry level. May mga attachment po dito. Kung ano po yung example nila, nilalagay nila dyan. At dito po sa baba, binanggit dyan project type ongoing. Ongoing naman po siya. Depende po sa client kung magustuhan po kayo, baka maging long term po siya. At dito po sa hinighlight ko, sabi dyan, you will be asked to answer the following questions when submitting a proposal. Kadalasan po yung mga client, may nilalagay po sila dito na ito na po yung interview. Pero yung iba pong client, mas gusto nila na nakakausap po nila yung applicant nila para mas malaman nga po nila kung qualified po yung freelancer dito sa trabahong iniaalok nila. Sasagutin lang po natin yan, mga questions na yan. Mamaya po magbibigay po ako ng sample. At dito po sa baba, skills and expertise. Yan. Ayan po yung mga nakalagay dyan. Katulad nito, itong proposal na to, activity on this job, 10 to 15 po yung nagpasa. Possible po na ma-hire pa din tayo dyan, kukunti pa lang. Pero pag more than 15 to 50 yung nagpasa ng proposal, wag na po natin yung a-applyan dahil malabo na pong ma-hire tayo dahil marami na po masyado, baka lalo na kung beginners pa lang tayo. Makikita rin po dito yung last viewed by client, chine-check kasi po nila yan, ganun din yung interviewing, dalawa na ibig sabihin yung ini-interview nila. Kasama po dito yung mga nag-reply at nakaka-chat nung client. Invites. Meron din pong mga client na nagsisend po sila ng invitation. Pwede rin po kayong makareceive nun ng mga invitation na job. At sa susunod po ng mga video, i-explain ko pa po yun. So, yung client history po, napakahalaga rin po nito kung mag-a-apply tayo ng trabaho. Nakalagay nga po dito, 3.92 yung stars niya out of 26 reviews. United States po siya. Tapos, ayan po, yung mga iba pang details. Makikita nyo po dyan na ang total spend po ni client, $2,000 na. Kaya ibig sabihin, legit po siya na nagbabayad. At yung average hourly rate na binabayad niya sa freelancer ay $4.98. At ito po yung required connects to submit a proposal. 6 po siya. Ibig sabihin, kung 20 yung free connects natin, minus 6 agad siya. Kaya titignan rin po natin kung ilang connects po yung kailangan. Yung connects po, yun po pala yung pag-connect natin sa client na makakapag-apply tayo or makikita nila yung proposal na isasubmit natin.
Dito po, makikita nyo rin po yung history ni client. Yung mga jobs in progress, pwede po natin silang tingnan kung okay rin ba silang kausap. May mga feedback po dyan sa baba. Katulad po nito, sabi dyan, I made everything she wanted. I worked 4 hours for her. The communication with her was the big issue. She took weeks to reply and she ended the contract without telling me. Pero yung feedback naman nung client dito, maganda naman po. And minsan kasi hindi lang po sila nagkakaintindihan, pero depende po sa inyo yan kung gusto nyo pong itry na mag-apply sa kanya, kasi yung ibang feedback naman po maganda naman. Or baka nagbago na si client dahil nga sa feedback na yun ng freelancer, inayos niya na yung schedule niya para makapag-respond siya sa mga employee niya. Yan. Katulad nito, makikita nyo po dito yung per hour na binabayad niya. Dito po natin idedepende kung ilan po yung ibibid natin. Yan. Kadalasan po, 3, 4, yan, 5, hanggang 8. Hanggang $8. Pero kung beginner pa lang tayo, pwede po tayong mag-start sa 3. Or, depende po sa inyo yan. Kung sa tingin nyo talagang skilled kayo at karapat dapat kayo sa mas mataas na rate, pwede nyo pong itong job post na to, kung hindi nyo pa po siya a-applyan, pwede nyo po siyang i-save job. Yan, mapupunta po yan doon sa tab po mismo ng save jobs under ng find work. Dito po yung mga save jobs lahat makikita. Ayan, kung job is no longer available na rin po, makikita nyo rin po dito. Ayun lamang po, sa next video natin, ituturo ko naman po kung paano gumawa ng proposal. Maraming salamat po sa panonood. Please subscribe and click the notification bell para po sa mga next videos natin. Have a great day!